Okay, tayo sa Binyan. Punta tayo sa Poso. Flashback. Maingay ang kapitbahay mo pag nireklamo mo. Ang kaso niya po ay niuwisan po. End of flashback. So, tinanong ako ng guard kung ano daw nakahuli sa akin. Marami ata sila. Hiwa-hiwalay. Tinanong natin kung maganda magiging paliwanag sa atin na hepe. Nandito tayo ngayon sa opisina ng Public Order Safety Office. In behalf of the local government unit, I am the chairman of Poso. No? So, andito tayo. It is just because we're just explaining. Hindi ko nga po alam eh. Hindi ako marunong eh. Itong ating riders. Let us explain what is nuisance and what is open muffler. Okay? Ayan po yung maganda. Sige. Tapos so, ang ano niya, sabi ng enforcer, hindi naman daw po open muffler yung kaso ko. Nuisance daw. So, first time ko kasi maka-encounter ng ganung violation. So, tinatanong ko siya kung paano niya nasabi na maingay. Kinlaro ko po doon. Hindi po ako nakipagtalo sa kanya. Nagsasalita ko siya. Hindi ko siya ino-overpower ng voice ko o ano man. Gusto ko lang mo malaman yung tama. Wala naman pong, tulad po doon sa caption ko, wala akong problema sa akin na matikitan. Basta nasa standard lang po ng operation, yung SOP po. Mm-hmm. Yun lang naman po eh. So, bago po sa akin narinig yung ganung violation, tinanong ko siya. And nung nagkaano kami, explain naman niya sa akin, ngayon no, naguguluhan ako kung saan papasok kasi meron po siyang sinasabi na pag nakaka-istorbo sa mga kapitbahay, mga ganyan. Kaya lalo ako naguluhan kung na ba't napanood niyo yung video. Ngayon, paliwanag ko na sa'yo. Ano ba ang kaibahan ng open muffler sa nuisance? Opo. Ang open muffler, tama ka, nasa RA 4136 yan ng Land Transportation Office. Kailangan mo that not less than sa decibel meter, napapasa ka ng 115. Tama yun. Huwag ka maniwala sa sabi daw, dapat research mo yan. Nasa 4136 yan. Pero, may batas tayo under civil code. Yung nuisance. Article, ito ha, ang article ha. Ang Article 694, Paragraph 2 and Paragraph 3. Okay? Ano ho ang sinasabi dito? Excuse. A public nuisance is one that affects a community or neighborhood or any considerable number of persons, although the extent of the annoyance, nakatutulig, danger or damage upon individuals may be unequal. Sa batas ng civil code, walang binanggit na sukatan ng ingay. Ang sinasabi dito, sensitivity. Ang sabi ng batas na sinusugan ng City Ordinance No. 10 of 2014 ng lungsod ng Binyan na ang pinagkuhanan ay ang Civil Code of the Philippines, Article 694, maliwanag. Kahit ang bata sa kapitbahay mo ay nagsisisigaw, hindi mo kailangan ng panukat ng ingay. Kasi bakit? Yung pagiging sensitibo ng taing ang pinag-uusapan dito, sir. Hindi yung open muffler. Okay. Pagiging sensitibo. Hindi sinusukat yun. Okay. You get my point? Okay. Ganito yan. Pag pinadaan kita sa isang subdivision na ang motor mo ay naka-open muffler, yung sinasabing common, okay. Diba? Puro may sakit ang tao. Paano sila magko-complain kung hindi naman nila mapatutunayan na ikaw ay mahingay? Sige nga, bigyan mo ako ng introduction kung paano. Sige. Sige ho. Sige po. Naiintindihan ko. Hindi, paano? Kasi para maging patas at sa lahat ng nagbabasa amin, para ba sila mismo magtanong sa sarili nila. Pag dumaan ka sa isang subdivision at napakaingay ng motor mo, wala silang decibel meter, paano ka ngayon irereklamo? Anong batas ang may grounds para doon, sir? Ayun po, hindi ko po alam. Diba? Kaya kami, pinoprotektahan namin ang aming mamamayan sa pamamagitan ng City Ordinance No. 10 and that is public nuisance. Okay po. Kasi, hindi lahat ng tao natutuwa sa ingay. Opo, totoo po yun. Diba? Opo. May kapitbahay kang banal, may kapitbahay kang tarantado, may kapitbahay kang sensitibo sa ingay, may kapitbahay kang gusto sa ingay. Kaya ang batas, ginawang patas, para kung sa sarili ko, naiingayan ako, may karapatan ako magreklamo. May karapatan akong magdemanda laban sa'yo. Kasi public nuisance yun. Gumagawa ka ng ingay na hindi kaaya-aya sa akin pandinig. Kaya nuisance ang kaso mo. Okay po.
Kasi kung open muffler, we are requiring to use decibel, which is meron kami. Ang ano ko lang dito, gusto ko lang malaman kung ano ba talaga yung nuisance. Kasi first time ko siyang ma-encounter. Kung open muffler, wala pong problema, sige. Wala pong problema sa akin matikita. Nandun din po sa post ko, ang gusto ko lang po malaman, yung ano ba talagang standard. Ganyan po. Ayun lang po yun yung ano ko, yung issue ko doon. Kasi ako rin po, nalilito. Ano ba talaga? Paano ba mai-coconnect? Kasi yung iba, ang sabi, kasi nga, nagtanong na po ako, so marami na po nag-PPM sa akin. So sabi, yung iba, sinasabi, kailangan may formal complaint daw, ang nuisance, ganyan-ganyan. Kaya sabi ko, paano kaya natin mai-coconnect yung nuisance sa violation ko kasi dumaan ako sa National Road? We are not arguing in regards of jurisdiction and territory. Okay. Yung may mga sinasabi pang national to. Sino bang mahuhuli sa national road? Sige nga. Sino bang mahuhuli? Hindi ko na po tinanong. Kasi hindi na po ako nag-insist kung tama yan o mali. Sinabi ko sa kanila, ikaklaro ko to, pupunta ko ako ng munisipyo ng Binyan. Sabi nila, ihintayin daw yung video, kung ano man yung mapag-uusapan dito, i-post ko na lang daw. Ang ano ko concern ko dito is yung sa enforcer, actually. Kasi maayos naman yung pakikitungo niya sa akin. Yun nga, maayos ang pakikitungo sa iyo, pero nabastos. Yun nga po. Kaya ho ako nagsumikap na pumunta dito. Tapos pati yung dinidiscriminate niyo, pati yung pagsasalita, alam niyong probinsyano yung tao, tama ba yun? Yun nga po. May anti-discrimination act tayo. Yun nga po. Di ba, ibig sabihin, kapag ka-probinsyano, hindi na po pwedeng magsalita ng tama, at kung baluktot man ang kanyang pananalita, hindi po pwede. That is unfair. Hindi makatarungan ang ginagawa ng tao ngayon. Para siya batikusin. Totoo po. Katulad doon ang sinabi ko kanina. At para i-quote natin, yung inyo pong binabash na enforcer, for your information, no, nakikitirik sa lupang hindi nila pang-aari. Volunteer po yun ng 1.5 years. May isang anak na pinag-aaral, pero never po yun na-involve sa uri ng corruption sa kalsada. That is why nalulungkot ako. Isipin mo, nakikikabit ng kuryente. Tignan nyo yung bahay ngayon, pwede mong puntahan kung paano pinagtabing-tabing. At kapag bumabaha, yung mag-ina niya, hindi ko alam kung saan dinadala. Ang naging problema po kasi, malinis naman po yung pag-apprehend ng enforcer. Ito po ah, linawin ko lang. Malinis po ang pag-apprehend. Problema lang po kasi, yung alam namin, na batas pagdating doon sa mapper, yun talagang hinahanapan ng decibel meter. Doon lang ho nagkaroon ng, sabi nga ng iba, lapse. Pero kung may decibel meter daw, wala nang problema. Kaya lang, hindi ko alam yung batas na nuisance. Kaya pumunta rin po ako dito para maklarify sa inyo. Kasi kayo po yung isa sa mga nagpapatupad no, na city, yung sa nuisance. Talagang nire-reinforce nyo yung batas na yun. Yes, pero correct. Pero pumunta dito. Kaya definitely. Nag-insist din ako, nag-intay din ako para dumating ko kayo, para masabi rin po yung ano ba talaga ang nuisance? Kasi, para malaman din po nila. Alam nyo sa totoo lang, una, ang lahat ng nagdududa kung ang kanilang sasakyan ay pasado o hindi sa standard no ng ingay under 4136, ang amin pong ahensya ay may decibel meter upang gamitin. Okay? Isi-certified namin yan kung ang sasakyan mo ay bagsak o hindi. Okay. So, ang kailangan mo lang, voluntarily, pumunta ka dito, inspect natin ang sasakyan mo. Okay? Okay, sir. Hindi na, kaya nga yung sinasabi ko, ulitin ko, hindi po porket hinuli kayo, violation nyo yun. Meron kayong 3 araw to contest. Ibig sabihin, pwede nyong ireklamo, pwede nyong ihabla, linawin nyo dito. Kasi ang opisina namin, bukas naman eh. Opo. Mababait naman po yung mga tao nyo. Correct. Entertain ako. Correct. Eh. Mababait naman eh, maayos eh. Kaya nga ako nagtataka, maayos ang pakikipag-usap, maayos ang aming opisina, at doon sa mga nambabatikos, i-profile check niyo kung gaano kaayos ang aming opisina bago dapat sila ng bash. Okay. Diba? Totoo. Okay, so, in clarification, para hindi humaba, una, meron hong batas ang Binyan under City Resolution number 10, City Ordinance number 10 of 2014. 2014 pa, meron ng public nuisance, which is covered ho dyan ang lahat ng establishments, bahay, lahat ng uri ng sasakyan, ng establishments, negosyo, na gumagawa o lumilikha ng ingay.
Kaya po mga kababayan, kung mapapansin natin, meron po tayong mga designated location. For example, ang negosyo mo ay gawaan ng makina whatsoever, dapat nasa industrial zone ka. Diba? Meron tayong mga located area para doon lang. So, ngayon, ang mga sasakyan na ito, no, hindi naman mo ako ganun kagaling pagdating sa batas. Tayo ay pinag-aaralan natin upang mapaunlad ang ating kaalaman pagdating sa pagpapatupad nito. Kaya ho ang kaso ay nuisance. Kasi ang pinagbabasihan natin dito yung rinde. Hindi ho lahat ng tao sanay sa ingay. Ito na yung sinasampon ko sa inyo. Under the city resolution, kung ang isang PWD may kapitbahay na malakas ang tunog ng tambutso, kotse man yan o motor man yan, paano natin bibigyan ng aksyon? Paano natin siya mabibigyan ng hustisya? Kung araw-araw yung burden, yung naririnig niya sa tuwing patatakbuhin ang sasakyan na naiingayan siya. Paano? Ito ba'y sa pamamagitan ng kailangan magdala at bumili din siya ng decibel meter? Sukati niya doon? O araw-araw din siya magpapunta ng enforcer doon? That's the point. So ang kailangan natin dito, kaya siya nuisance. It is just because kapag tayo bilang individual, kung tutuusin, dapat alam ng lahat ng tao ito, papabore. Kasi tulad niyang ingay ng bidyoke, ingay ng kapitbahay na nag-aaway, ingay ng ligalig ng bata, pwede niyo pong ireklamo yun dito sa binyan. Dahil meron kaming nuisance ordinance. Pwede silang mag-file ng formal complaint. Correct. Diba? Po pwede yun. Kaya ho, ang ticket ho namin na ginagamit, hindi po siya intended for traffic lang. Ang aming pong ticket ay OIT, Ordinance Infraction Ticket, pangkalahatan. Unlike sa ibang bayan, naka-specific na ang ticket na ginagamit, traffic ticket, OVR, which is intended to use for traffic violations lang. Sabi niyan, hindi. Ay, isa na po. Iisa yan. Integrated yan, kaya infraction ticket siya. Saka, in fairness to, nakita mo yung violation nyo, mababa siya compare sa correct standard. Sa standard. Kasi, ang minimum ngayon, 2.5 eh. For example, open marker, 2.5. Nakita ko sa inyo, ano lang eh. 1,000 lang. Yes. Tapos yung mga illegal counterflow sa iba is 2,000, sa inyo 200. 200 pesos. Yun. In fairness, pinicture mo nga in fairness, ang baba ng violation. With your help na rin, sir, if you don't mind. And kung ito man ipopost mo whatsoever what, just please enlighten the viewers to let know, no, kung ano yung i-guide natin pagdating sa pagpapatupad ng batas. Yun nga, sir, talaga. It is just because how sadly na nagkakaroon tayo ng problema, it is just because doon sa caption natin, hindi nagiging maganda ang dating sa mga viewers. It is just because hindi maliwanag. Katulad ko na nagbasa, hindi maliwanag sa akin anong pinapakay ng caption. Diba? Kaya nabash ang enforcer. So that's my point. And even though sabi ko nga, na marunong at nakakaintindi ako, sa una pa lang, kung ilalaban natin ang korte, babagsakan na kasi inamin mo na at the first place na guilty ka eh. Hindi mo alam eh. Ako nga po, sabi ko nga rin po sa post ko, sabi ko, wala akong problema, maingay talaga tambutso ko. Wala akong problema magpatikot. Pero sana, yung sabi ko, yung standard, kasi alam ko sir, alam ko kailangan ng decibel meter para masaming maingay. Sinama ko po yun doon sa description ng video. Ngayon sir, yun nga, may kumuha lang ng video lang ang pinost. Tapos ang pinost doon, ang caption nila, nabasa ko is, rider, rinunin ng enforcer dahil sa tambutso. Yun lang. Kaya nangyari, ang daming views, gulat ako. Tinag ako ng mga kaibigan ko. Ito nangyari, paano to? Sabi yung talo doon sa post ko, wala. Sabi niya, nag-leak yung video. Sino na kumuha nun? Alam niyo, nakakalungkot lang, ano? Ang nangyayari kasi sa atin, ang tingin ng karamihan mga riders, sa ating mga enforcer, hindi ko nila lahat, ay buwaya. Totoo po. Pero sana naman bago tayo magsalita ng masama, tignan muna natin sa sarili natin na sa tuwing tinuturo natin ang kasama ng isang tao, tatlong daliri na kabalik sa atin. Diba? Huwag tayo magmalinis dito. Huwag tayo magmalinis dito. Hindi ito parte ng ikaw magaling, ako magaling. Itong parte ito ng pagiging pakatao. Kung paano tayo magbigay ng puna. Kung gano'n tayo magpakita ng komento, gano'n tayo kabastos, gano'n ang ugali at personalidad natin.
Ganun lang naman kasimple yun. Kung hindi mo naiintindihan ang isang sistema ng batas, ang pinakamaiging gawin ay ang magtanong. Pag-aralan mo. Ganun kasimple. Kasi nakakapagtaka. Ang open muffler sa lahat ng bayan pinatutupad. Diba? Totoo. Pinatutupad yan. Kaso, depende yan sa leadership ng isang namumuno kung paano ipinaliliwanag ang kahalagahan ng batas na ipinatutupad. Diba? So, dito sa Binyan, mahalaga, kung hindi man kayang i-deliver ng maayos ng aking enforcer, pasensya na ho kayo, probinsyano po ang aking enforcer. Pero nakakaintindi po ng batas. Pagpasensyahin nyo po, yung tinutuyanin nyo dahil ang pagsasalita hindi maganda, probinsyano po, dinidiscriminate niyo yung tao. Nakakalungkot. Diba? Isang probinsyano na naghahanap buhay para sa kanyang pamilya na batikos ng ganun-ganun. Magtanong ka sa Bumbinyan kung yung taong yun na nanghuli sa'yo may record ng panghihingi. Yung aking posisyon, pwede kong isubasta, itaya kapag kami napatunayan kayo. Napakabait ng enforcer. Kaya hindi makatanong. Pwede ba kaming, kunyari meron kami na-encounter ng mga bagong violation na hindi namin, pwede ba ako mag-personal message sa'yo at magtanong? Pwede. Pero it depends sa city. Depende sa city, sir. Oh, kasi sir, meron tayong mga iba't ibang lungsod na iba-iba ang batas pagdating sa traffic. Pero ang masisiguro ko sa'yo, kung ang tanong mo ay tungkol sa traffic rules at sinusugan ng 4136 ng LTO, kaya kong ipaliwanag sa iyan. Yun nga lang, sir, ang mali ko, since first time kong mag-post ng mga ganito, wala pa sa tama. Ang gusto ko, sir, sana mangyari, baka mag-guide nyo ako. Kasi, pa sana sa tama. Akala ko vlogger ka. Hindi ako vlogger. Kasi ako, vlogger talaga ako. Di ba? Mm-hmm. Pagdating sa ipinupost kong caption, napaka-sensitibo ko. Kasi kapag ikaw ay nagpo-post bilang isang responsableng mamamayan, una mong tatanungin, sino ba ang tatamaan nito? May matutuwa ba? Ilan ang hindi? Diba? Dapat lagi tayong ganun. Kaya sa mga post ko, in general yan. Ang stand ko lagi dyan, diretso. Kapag ayaw ko sa isang sitwasyon, sinasabi ko doon, ampuna. Tapos, nilalagay ko naman doon ang solusyon. Ang tawag doon, constructive criticism. Pero kung bumabatikos ka at hindi mo naman alam kung anong solusyon, hindi ko alam kung anong tawag sa inyo. Diba? Ganun lang yun. Pinuna mo yung isang bagay at may nakikita kang solusyon. Constructive yun. So, anyway. Well, sir, maraming salamat, sir. At magbigay. Just to clarification, wala tayong samaan ng loob. Oh, sir, wala. Wala tayong, ang atin lang, pinaliwanag ang part sa'yo. Yung liability mo, di ba? Lalo na sa pagpo-post, okay. Di ba? And then after that, so you have to check it out kung ano pa yung, naintindihan mo na, yung nuisance. Oh, sir, naintindihan. Okay.